Hindi raw pipigilan ng Office of the Solicitor General ang International Criminal Court o ICC na makipag-usap sa limang tao kaugnay sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan gawin ng prosecutor kasi bago siya mag-apply ng warrant of arrest sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan maipakita niya na lahat ng facts ay kanyang inimbestigahan. Whether incriminating or exonerating, dapat mapakita niya na ginawa niyang lahat para mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng persons concerned na may paliwanag ang kanilang position. No? Gayunman, sinabi ni Guevara na hindi tutulong ang gobyerno sa investigasyon ng ICC. Wala na raw relasyon ng Pilipinas sa ICC matapos mag-withdraw ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, ang ginagawa ni Guevara ay taliwa sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagsasabi raw ni Guevara na hindi pipigilan ng Pilipinas ang ICC, sinasabi rin niyang may jurisdiction sa bansa ang ICC. Wala pa sagot dito si Guevara. Wala rin sinabi ang Solicitor General kung sino ang limang kakausapin ng ICC prosecutor. Pero sa dokumentong inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sila ay si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at dating mga general ng PNP na sina Romeo Caramat Jr., Edilberto Leonardo at Eleazar Mata. Si Lomano ay mga suspects sa kaso kaugnay sa drug war. Handa raw si Albayalde na humarap sa investigasyon. Si Caramat naman dinepensahan ang drug war at sinabing naging matagumpay ito sa Bulacan kung saan siya naging provincial director. Hinihingan pa ng GMA Integrated News ng pahayag si Mata, Leonardo at De La Rosa. Dati nang sinabi ni De La Rosa na tila siramplakang paulit-ulit na lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.